Meron tayong kaibigan, bestie, best friend, all of the above na mga tito na nagturo sa atin ng spot niya, ng dap niya. At yun na nga mga tito, tuwang-tuwa ako dito. At dito naman mga otits, medyo nagpapapogi lang ako sa camera ng konti. Baka syempre may nanonood tayong ka-otit dito at nangunguha rin ng dap niya. At syempre, dala ko ang magic sandok natin. Syempre, pupunta tayo ng gera ng dapat may dalang armas. At yun na nga mga otits, wala na akong inaksayang panahon kundi sumandok agad ako. Ayan na, sinandok ko agad na sinandok yung mga dap niya kahit wala akong nakikita. Hindi, joke lang. Dahan-dahan lang sa pagsandok mga otits, baka lupa na yung sinasandok nyo ha. Ayan, sumandok lang ako na sumandok mga tito at eto na nga, wata! Ayan na nga mga otits, may nasandok na tayo kahit papano. At yun, nilagay na natin sa mahiwaga nating lagayan. Mahiwaga to mga tito dahil maiwan na natin lahat. Wag lang to dahil gagamitin pa to ni Missy sa labahan. At yun na nga mga tito, lumipat na rin ako ng kabilang spot. Dahil dito nakita akong maraming moy na dap niya. At wala na ulit akong ginawa kundi sumandok ng sumandok. Sumandok na sumandok na sumandok. At ayun na nga mga tito, sobrang dami, halos pag nag-gatch kayo ng BBS na 1 gramo, halos ganito na karami yun. Ang laki ng natipid na natin. Life hack na naman to. Minsan kasi sa buhay mga otits, kailangan lang natin maging madiskarte para meron tayong pang-ulam. Pero hindi ko sinasabing yung baka gawin yung ulam, baka habulin tayo ng itak ng may-ari. Baka matingga pa mga ulo natin dun pis eh. Kaya dito na lang tayo mga otit sa marangal na hanap buhay. Kasama ko nga pala si Otit Rizul. Ayan o, mapapapis talaga yan. Pinsan yan eh. At wala na nga akong ginawa mga tito kundi sumandok ng sumandok. Sumandok pa ako ng sumandok kasi mga otits, baka kulangin yung nahuli nating moy na dap niya. Kailangan kasi 3 balot yon para mabenta natin ng 100 pesos. At syempre mga tito, hindi tayo nagpadaig sa init ng araw. Kahit mainit mga otits, tinitiis natin yan para syempre may makuha tayong moy na. Unang-una, dito ang part na pinupunan ko. Pero parang wala. Naubos na din. Dumami ang palaka eh. Ito to. Dami. For grooming and breeding natin mga otits, Titonomics Fish Food at Miracle Potion, combo-combo na yan mga otits, bili na po kayo sa Shopee natin! Malinis 1K naman yung boss. Grabe mga otits, ang daming pinakita ni Boss Rizul. Syempre mga tito, hindi tayo magpapakabog. Kaya sumandok ulit ako na sumandok mga tito. Pero kung mapapansin nyo, medyo nahihirapan tayo sa spot natin. Sabay hawak ko pa syempre yung camera natin. At kung mapapansin nyo ulit mga tito, ang baba ng tubig natin. Yung mga moy na pa, lumalangoy sila sa may mga lupa. Kaya medyo nahihirapan tayo. Pero at least meron tayong nakukuha para may pangkain tayo. Dito, boss? Wala, doon pa yun eh. Kaya may mga pulo doon sa baba. Ah, malayo pa pala. Doon ako dumadaan yan. Sa kabila. Nay, may mga tubig-tubig pa ba dyan? Oo, ang dami doon. Ay, doon sa baba, no? Malalim. Oo. Diyan nga nag-swimming mga bata. Sabi ko, ang laki ng swimming pool niya. Yung may tangkungan doon? Oo, sabi niya, maganda ito dahil hindi mabubutas. Madami din suso. Mga tangkong, mga kung ano-ano. Hay muna, Nay. Nay, hay muna, Nay. Ay! Kami naman.
nagtatago yung iba eh. May lugar lang talaga, no? Wala. Life puts the boss. Kung tatanungin nyo nga pala kami kung saan kami nangunguha mga otits, dito lang yan sa may palayan, tabi ng mga kabahayan. Nakakapuno na kami halos mga otits ng mahiwagang lagayan natin. At nakita nyo naman, di talaga nagpapatalo si Boss Rizul, kaya wala akong ginawa kundi sumandok ulit mga otits. Kasi mamaya pag nakahatian kami, baka mas marami yun sa kanya. Kaya mas pinili ko na lang sumandok kahit wala na akong nakukuha. Para pag nakahatian kami mamaya, meron akong makukuha kasi baka mamaya sabihin niya mas marami siyang nakuha. Siyempre mga tito, mamaya pag nagkahatian bibilangin pa namin bawat isang moina. Dapat hating kapatid talaga, kaya yon i-inventory pa namin to mga otits. At siyempre lalagay na ulit natin sa mahiwagang lagayan. Ay naku po! Talaga naman pinakitaan tayo ng matindi ni Boss Rizul. Sobrang dami niyang nakuha mga otits. At nung napansin na nga namin na makaka-Manila rate na kami ni Boss Rizul, talagang tinigil na namin mga otits at uuwi na kami. Ayun nga pala si Boss Rizul, nakalalamove siya. Ako syempre naka-tricycle para sosyal. Ayun si Boss Rizul, nakalalamove mga tito. Kaya sa mga gusto dyan magpa-deliver ng isda at ma-handle ng maayos yung mga isda nyo, kontakin nyo lang si Boss Rizul. Rizul Antipesto yung pangalan niya sa Facebook mga tito. At syempre uuwi na muna ako at tatambay sa isdaan. Siyempre mga otits, Manila rate na tayo eh. Diyos ko po Rudy, pag-uwi ko naman, grabe naman tong giant na babae ko, hindi pa ako hinintay mga otit. Naglabas na siya ng sobrang daming itlog. Talagang makakatatlong tray ka dito. Mabebenta ko rin to ng 200 per tray at kikita na naman ako ng 600 a day. Ayan mga otits, yung egg niya na nilabas, sobrang dami at dito pa nagkalat na sa ilalim ng tank niya. Nakakainis lang mga tito dahil nagbreed mag-isa yung female natin. Para decision ka talaga. Hindi mo pa hinintay, sayang tuloy ang aking pera. Pero babawi na lang tayo mga tito sa susunod na batch. Ang gagawin nyo lang dito mga otits, hayaan nyo lang siya at i-condition nyo ulit ng mga 2 weeks to 1 month.